Itu ya spark plug Denso Q43 ayun yung binili ko spark plug para kay Beat. 12,000 na kasi ito eh yung odo nito, magka 12k na, so kailangan ng palitan yung spark plug. Nakita nyo naman yan sa manual, 12k yung ano, kailan siya papalitan. O nung 10k odo to, chinek ko na rin, okay pa naman, maganda yung sunog, optimal lang, hindi lean, hindi rich. O ngayon ko na lang pinalitan, 12k. Kaya nung 10k marami akong maintenance nun eh, ngayon ko siya papalitan. O yung nabili ko na spark plug, Denso yung brand. Yung stock ng Beat, ano eh, NGK. Pero parehas lang ng size. Kaya parehas naman na silang genuine. Mas mahal lang ng 40 pesos yung ano, Denso. 200 yung NGK eh, na spark plug. Yun, pwede mo namang hindi mo na palitan yan eh, kung maganda naman yung sunog. Pero yun nga, dahil magdo 2 years na rin, siyempre palitan ko na. Kahit okay pa yung ano. Tsaka nakalagay din naman sa manual, every 12k palitan na. Pero nasa sa inyo yan, depende sa inyo. Ako magpapalit na ako kasi 2 years na rin to eh. O nakita nyo rin kanina, yun na top speed ko, okay naman. Ibig sabihin maganda yung air at fuel mixture nya. Maganda yung binibigay na power ng ano, motor. So okay na okay pa yung performance nito. Kaya mag 100 plus, hindi nagbabago. Sa naka-oversize ako na gulong, mas may crash guard ako sa mas mabigat. So yung stock na gulong tapos walang crash guard, mas mabilis pa yun sa 100, lagpas pa. Uwi muna ako sa bahay tapos palitan natin yung spark plug nito. Pakita ko rin sa inyo paano magpalit. So kabit na natin to, pag tayo na spark plug at tinanggal ko na yung mga screw, so wala natin baklasin to. Ito lang gamitin natin yung pantanggal nya, sama to sa motor pag binili nyo, sa ilalim to ng box ng compartment. So gamit tayo nito,
screwdriver pang ikot. Tanggalin natin yung cap. Ito. Ayan. Ito yung spark plug cap. Linisan nyo rin yan. So ito. Ayan. Suot natin dito. Pag naruagan nyo na, pwede nyo nang kamayin hanggang sa matanggal. Ah, tanggal ko yung spark plug. Ah, ito yung stock natin na spark plug NGK. Ito yung ipapalit natin din. So based dun sa manual, itong dalawang to yung recommended para sa Honda Beat. Ayan, flash ko na lang sa screen. So, titingnan nyo dyan yung code. Ayan. U27EPR9. Tapos ito, MR9C9N. Na, para sa inyo ng sukat. Press ng thread size. So, ayan, makakakay naman yung ano niya, reading niya. Optimal naman, golden brown. Pag ganyan, golden brown, ibig sabihin niyan, okay yung air at fuel mixture. So, maganda yung bigay ng power, tsaka matipid sa gasolina. Optimal. Ngayon, kapag lean yung reading, so yung lean, parang maputi siya, tapos ito, alas walang sunog. Ibig sabihin naman nun, kapag lean, mas marami yung hangin kaysa sa fuel. Pag ganoon, pwedeng mag-overheat yung motor nyo. Halo, pag naglo-long ride, mabilis mag-overheat. Tapos, mahina yung power nya. O pwedeng cause noon, fuel filter, madumi. Fuel injector, tapos throttle body. Kaya kinukulang siya ng supply ng gas. Kaya kailangan din may maintenance yun. Ngayon, kapag naman reach yung ano, yung reading ng spark plug nyo, ibig sabihin noon, nag-flake, kulay black lahat, tapos may langis-langis. Malakas yun sa gasolina, syempre. So, pwedeng cause naman nun yung air filter natin. Yan, pag madumi na. Ngayon, yung mga fuel injected na makina. Ano yan, ECU control dyan. Hindi siya kagaya ng mga carb type na pwede mong itono kung lean or rich yung reading ng spark plug mo. Yung ECU kasi natin, siya yung nag-a-adjust eh. Kung ano yung supply ng hangin, ina-adjust nyo yung bigay niya ng gasolina para maging optimal. So kaya bibira din na magkaganon yung ano, reading niya, maging lean or rich. Lagi siyang optimal halos. Depende na lang, o yun nga, kung hindi mo na may maintain yung air filter mo, tapos yun nga, yung fuel filter, tapos yung throttle body, fuel injector. So yun lang yung mga causes nun. Nakabit na natin tong bago nating spark plug. So meron ding tamang procedure ng pagkakabit nito. Pakita ka rin sa inyo. Kabit na natin tong bagong spark plug natin. Okay, kaya na lang natin. Lapat lang muna natin. Ah, so once na nakalapat na yan, higpitan natin siya ng 3/4 of a turn. Kapag NGK naman, 1/2 of a turn. NGK 1/2, denso 3/4. Higpitan ko. Oh, denso 3/4. Ayan, 3/4. So ito, ginagawa lang ito kapag bago yung papalit nyo. Lulugan ulit natin siya. Ayan, maluwag. Tapos ilalapot ulit natin ng hand tight. Tapos pag
maglapat na iikot naman natin siya ng 1/8. So yan, pares na yan. Densor NGK. Pag bagong spark plug to, ah, ang ginagawa to. Yan, okay na siguro yan. Natin ng konti. Yan. So kapag naman hindi kayo magpapalit ng bago, 1/8 lang. Para lang yun sa kapag bagong spark plug yung lalagay nyo. Ito yung spark plug cap. Isa nyo lang ng basahan. Ang tausahan natin yun, kakabit ulit. Start natin yung motor. Right, so bigyan ko na kayo ng feedback dito sa spark plug natin na bago. Sa halos 1 week ko na rin na siya ginagamit. Na-try natin yung speed niya. Naman 100+ 102 full throttle. Welo natin sa pa. Stable 100. Woohoo! Lakas 104. Para mas lumakas pa, no? Alright, okay na yun. Tingin ka, para mas gumanda yung performance. Lumakas yung top speed eh. Dati ano lang to eh, 102, 103, ganun. Parang lumakas ngayon ah. Pero dahil gumanda yung bigay ng kuryente, bagong spark plug. So yung dalawa lang naman yun, yung recommended based sa manual, yung NGK tsaka yung Denso. Andun din sa manual yung code nun. So hindi kayo magkakamali ng bili. Pakita nyo lang yung code. Eh, medyo traffic na rito. Tapusin ko na yung vlog dito. Bibili lang ako ng gamot eh. Sa Mercury. Right, ride safe mga bro.